Alright mga papi, so tingnan natin kung abot natin yung motor, sakyan natin siya. Let's go! Okay, so as you can see, tiptoe tayo. Pero manageable naman mga papi, ayan o. Abot naman natin. Bumababa naman siya dahil sa bigat ko, bumababa naman yung motor. Pero kung wala, ayan o, nakaangat siya. Tapos pag nakaupo tayo, yan, bumababa naman siya. Di ba? Tingin ko, yung ride height is sakto lang kapag magti-trail tayo. Sakto lang, kayang-kaya din naman natin siyang i-maneuver. Pero so far mga papi, ang pinaka-issue ko dito sa motor na to is yung weight. Compared sa DT125 natin is sobrang bigat niya talaga. So titignan natin kapag nasa trail na tayo kung kaya ba natin siya, kung kaya natin siyang ma-manage yung bigat niya mga papi. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung matutumba tayo. Kasi yung ang nakakapagod mga papi sa trail is yung kapag natutumba ka tapos itatayo mo yung bike. Actually yun yung talagang nakakapagod. Pero hindi naman na talaga yung 100% na nawawala yung tumba. So yun lang talaga yung nakakapagod. Kapag itatayo mo yung motor, medyo nakakapagod siya mga papi. So yun yung nakakaubos, yun yung parang talagang nakaka-drain ng lakas. So titignan natin, try natin, tingin ko naman kaya ko. So tignan natin siya, subukan natin siya ngayon, mag-test ride tayo. Naghanap tayo ng medyo rough road, tapos sa on-road. So test ride tayo mga papi, let's go! Alright mga papi, so dito natin i-road test yung motor natin. Ayan o, medyo rough road yan. Light lang naman yan. So dire-diretso yan hanggang doon sa dulo. So tara, dito tayo mag-test ride mga papi. Subukan natin tong 200 XR200 natin. Let's go.